welcome sa aking channel, ang Mela in Manila, or in short, MEMA, as in my masabi lang. So, welcome ulit. Na-miss ko kayo last week kasi Christmas. So, medyo naging busy tayo. And I hope naging masaya ang inyong nakalipas na Christmas at madami kayo na pumasukan. So, anyway, for today, magluluto tayo ng chicken cordon bleu para pamalakasan to para sa inyong new year. Okay guys, so ngayon, yung ituturo kong way ng pagluto ng or pag-prepare ng chicken cordon bleu, madali lang, quick-quick lang, kasi nga, ayoko nang mahirap. So, wala, no sweat to. So, let's start na. Ang mga ingredients natin, as you can see, kailangan natin ng breast chicken, yung fillet, and kung nakita ninyo, yung medyo may kulay na yung breast chicken ko, kasi nilagyan ko na siya ng salt and pepper pambalasa. Kailangan natin ng cheese, kahit anong cheese. Pwede, hindi mo magsasalita yung chicken cordon bleu na yan. So, pero kung gusto nyo masarap talaga, yung pack na pack, yung parang talaga imported, pwede kayo mag-danish cheese. So, kailangan din natin ng ham, and egg mamaya para pag mag-cook na tayo, and breadcrumbs. So, kung makita ninyo yung breadcrumbs ko, medyo tostado na. Parang mamaya kasi, pag niluto natin, mas maganda yung itsura niya pag tostado na. Nakita ko yan sa akin pag-research. And lastly, kailangan natin ng toothpick para sa pag-roll natin. Okay, so, sabi ko nga sa inyo, madali lang ito kasi ayoko nang mahirap. Hindi ko na masyadong pinlat yung ating breast chicken. So, tara na, mag-assemble na tayo. Okay guys, so ganito lang, no? Nakakamay uli ako, pero don't worry, malinis ang kamay ko. So, sa paggagawa ninyo, sa pag-prepare, make sure lang na nagugas kayo ng kamay, mabuti ng kamay. Kasi importante pa rin sa masarap na pagkain yung kalinisan. Okay, so ang una nating lalagay, pagka nga pala nabudburan nyo na siya ng chicken, yung breast chicken ng salt and pepper, lagay nyo natin ham. Ayan. Ayan. Tapos cheese. So, napakadali lang ito. Wala kahirap-hirap to. Gusto nyo maraming cheese, bahala kayo. Up to you. Ha? Mag-alala kung hindi perfect. Okay lang yun. Guys. Tapos, ipuan ng toothpick. Ayan, toothpick. Ayan, para masilg yung ating chicken. Madalian lang to. Okay. Ayan. So, ready na isa. So, next, naman. Ganun lang din ang gagawin natin. Okay? Okay, so, tataguloy natin yung ating ham. Tapos, yung cheese. Daming cheese nung isa, pero okay lang, huwag kayong mag-alala. So, okay. Tapos later on, lalagyan na natin siya ng lalagyan natin siya ng egg tsaka ng ating breadcrumbs. Okay. Okay guys, so ito na. I-place na natin siya ng ito na siya itadunk sa itlog yung binati natin. Pupunasan lang natin siya ng itlog.
espunas ng itlog. Tsaka mas nakakatipid po. Ginanin mo. Pinagas-pinas mo lang. Tapos, idadunk na natin siya dito sa atin. Nakaligo talaga siya sa toasted bread or na-distribute yung ligo ng toasted bread sa kanya. So, same procedure sa susunod or sa isa natin isa pang piraso. After this, guys, pwede na siya ipito. Deep fry to. Pero, ako, gagawin ko kasi mas masyado kasi mamantika. Alam niyo naman, mga tita. So, kay, ang gagawin ko is i-bake ko lang siya for 30 minutes sa maximum heat. So, that means 375 degrees. Okay? So, after nito, pag natapos na tayo siya ito, kayo, pag ginawa niyo ito, pwede niyo siya, pwede niyo siya i-preheat na kayo open. Okay? Ayan. Ayan. Yung natirang itlog, pwede pang i-preheat yun. Pwede pang gawing palaman niyo. Wala masasayang. So, i-coat lang natin siya. Guys, so, pwede na to, okay, so, hindi natin mamaya, titikin yung portion na. Okay, yan na, laki, diba? Okay, guys, so, ito na, nakaluto na tayo, ito na ang finished product ng ating chicken cordon bleu. So, makikita ninyo, mas maganda yung outcome nung binake kesa pinito. Pero again, hindi kayo dapat ma-pressure na i-bake siya. Pwedeng i-prito. So, tigay man portion na. So, ito na yung pinakuntihintay natin. Huwag tayo na isa. Tapos, meron ako dito. Gumawa na ako beforehand ng aking John sauce. Mustard lang yun actually. Di John mustard lang yun. Na nilagyan ng cheese, kaka butter, tsaka milk. So yan. Toppings natin siya dyan. Tapos. Init-init pa. As usual. Kasi bago na sa oven. Guys. Tama lang. Sarap! Ma'am! Saktong luto. Tender yung manok. Tama yung alat. Panalo. So, I suggest ngayong New Year, pwede nyo itong gayahin or gawin. I-prepare nyo sa table ninyo para sa medyo noche. Okay? So, hindi ako magtatagal. Sana may natutunan kayo. At I hope to see you again soon. Sa 2020, more videos to come. And please guys, don't forget to like and subscribe my channel. Bye-bye sa inyo. God bless!